Hello guys! Magsisigang ako ng chabeta ngayon. So, lagyan ko siya ng sibuyas and kamatis. Pakukuluin lang natin yan guys. So, bali ito, since ang gagamitin ko is Norna artificial na pang-asim. So, consider to as dirty keto or kung naka low carbs man kayo. So, bali ito yung isda ko. Masyado madami to. So, magsasabaw lang ako ng tatlo. And then, yung lima is papaksibin ko para bukas. So, ang ilalagay ko lang is talbos ng kamote and talong. So, itong talbos, pasok na pasok siya sa keto and low carbs. Ganun din yung talong, guys. So, ito yung mga sample ng ulam na pasok sa keto, pasok sa low carbs. Na, which is, kung hindi kayo kakain ng kanin, sa mga hindi naglo-low carbs or keto, is mas okay. So, yung iba, di ba, sabi ko nga, pangkaraniwan din yung kinakain ng pang keto and low carbs. Yun lang, inaalis lang natin yung mga bawal. Ano yung bawal? So, yung mga high in carbs. Kunwari, kung kakain ka ng kanin, hindi na siya pasok sa low carbs or keto. So, hanggat maaari, ako, ito, mamaya, papak lang. As in, yan lang. Kasi, hindi naman na rin ako nagugutom, guys, eh. Once na pat-adapted na yung katawan natin, never ka nang makakaramdam ng gutom or kahit konti lang yung kainin mo is feeling mo busog ka na. So, yun yung maganda. Isa yung senyales na pat-adapted na yung katawan mo. Kumbaga, under ketosis ka na. Nasa ketosis process na yung gumagana sa buong katawan mo. Isang sign yun, pag hindi ka na nagugutom. So, ayun. Hintayin lang natin itong kumulo and then yung isda, nilagyan ko na siya ng asin. Inasnan ko na siya, guys. So, bali. So, bali. Hintayin lang natin yan kumulo. Titimplahan ko itong paksil para sa next video mabilis na siya. Lagyan ko ng konti ng luya, guys. Ayan, nakulod na siya. So, lagay natin yung talong. So, bali, 1 meal lang ako, guys. Kaya lang, nagluluto lang ako para mamaya iinipin na lang siya. So, ilagay ko yung talong. And then, lagay ko yung isda. So, itong isda na to, guys, talagang ang tawag doon. Masarap to gataan. Parang, pwede rin pangat. Ito, parang pangat lang itong gagawin ko, kaya hindi ko na siya pinrito. So, bali, tatlo lang yung sasapawan ko. Ganyan lang siya, guys. And then, timplahan natin ng patis. Hindi ko na siya aasnan kasi inasnan ko na yung isda. So, patis, tsaka itong pang-asin. Konti lang, guys. Magkaroon lang ng konting asin. Mga isang kutsara lang.
kasi may kamatis naman. So, bali ito guys. Okay lang kasi almost 1 tablespoon lang yung nilagay ko. Out kasi to sa keto, pero kung low carbs kayo, okay lang gumamit. Mas maganda lemon. Pero hindi pa ako nakabili ng lemon. So, yan lang mo. And then, lagyan natin ng paminta. So, lagi kong sinasabi, yung paminta yung pinaka-betchin ko. Bango niya lang guys. Malasa yung paminta natin. So, yan yung pinaka-betchin ko guys. Never ako nag-betchin. Kasi yung nor, artificial na yan eh. May sodium na yan eh. Iwas tayo sa mga sodium na pagkain. Hindi maganda sa katawan yan. Mga food enhancer, yung mga magic sarap. Oo, sasarap yung pagkain natin, pero hindi na siya healthy. Kasi chemicals na siya. So, yan guys. So guys, yung mga hindi pa po naka-like and subscribe sa aming channel, pa-like na lang po ng video ko and subscribe nyo ako. And pindutin nyo yung bell button para updated po kayo sa lahat ng mga uploads ko na tungkol sa pangkito, mga healthy way of eating natin. Ituturo ko sa inyo kung ano yung mga bawal at hindi pwede sa yung mga nakakataba ganyan. Kasi pwede naman natin lahat gawin healthy yung lulutuin natin guys. Basta alam lang natin kung ano yung mga dapat iwasan. So madali lang. At least matututo kayo na ganun pala yun. Kumbaga huwag mo lang siyang lagyan. Kagaya sa sinigang, kung may gabi yan, high carbs na siya. Pero since low carbs nga tayo or keto, hindi ako gumagamit ng mga ganun. So, bali itong gata is para bukas to. Kaya bukas, hindi ako magluluto. Kaya wala akong upload na video. Pero ngayon, dalawa itong i-upload ko. Mamaya. So, pandalawang araw itong luto ko lang to. Kasi kung ibabalik mo pa sa rep yung isda, titigas lang naman. Ilagay ko lang itong talbos ng kamote sa ibabaw. So, bali hindi ko matikman. Tansyado ko na yan guys kung anong lasa. Kasi nakapasting ako. 1 meal ako eh. Mamayang half gabi pa ako kakain. So, nagluto lang ako para wala nang gagawin mamaya. Papailit na lang.
So, ganyan lang siya guys, kasimple. Diba? Sobrang masustansya to. So, pwede kayong maglaga ng itlog or magpirito. Yun yung gawin yung parang pinakakanin. And then, higop lang kayo nitong sabaw. Okay na. Diba? Nakakain tayo ng walang carbs intake. Meron man dun sa gulay, pero napakababa. So, ayun ang nakakataba guys, yung carbs intake natin tsaka sugar. And hindi siya talaga maganda ang side effect niya sa katawan. Kaya, kung ako sa inyo, itry nyo na unti-unti na mag-switch sa keto diet or low carbs diet. Napakaganda guys. Mag-iiba yung pakiramdam nyo sa katawan nyo. Gagaan, mawawala lahat yung masasakit. Kasi experience ko eh, dati ang bigat-bigat ng katawan ko. Yung pagkakain mo pa lang, gutom ka na. Ang tendency, kakain ka uli. Pero ngayon, hindi na guys. Nakakatagal na ako ng 24 hours na walang kain. So, ito. Luto na to guys. Thank you po sa mga nanood. Luto na ang ating sinigang na chabeta. So, pa-subscribe na lang po and like my video. Mayroon pa akong isang gagawing video na mga simpleng pang-keto. So, ito po, itlog lang ihalo natin, additional fats and protein, busog na tayo, and plus itong isda, kompleto na siya. Thank you po sa lahat ng nanood. Maraming maraming salamat.